Magandang hapon. Okay. Ilang taon na kayo, kuya? Okay na, okay. Tatay dito sa bahay. Oo. Kasi may nagturo sa akin na isang kaibigan ko na meron nga daw silang kapitbahay na nangangailangan din ng tulong, na stroke si tatay. Ilang taon na nga kayo, tay? 48. Ah, 49 na pala siya. Yes, hello guys. Magandang buhay sa ating lahat. Nandito na naman po ang inyong lingkod, of course, ang Sui TV channel. Bumabati sa inyo ng magandang hapon at isang malamig na panahon. Kamusta na kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At alam kong napakahirap ng buhay ngayon. Maraming nawala ng trabaho, gawa ng pandemic, at sana naman maging maayos na ang lahat at bumalik na sa dati. So, ayun po, kahit naghihirap tayo, tuloy-tuloy lang po ang buhay. Huwag po tayong susuko sa hamon ng buhay. Kaya natin yan. So, makakaraos din tayo. Lilipas din ang lahat. So, eto na nga po, nandito kami ni Net para tumulong sa mga masigit na nangangailangan, yung mga wala ng kakayahan pang magtrabaho. Aabutan natin ng konting tulong. Kaya sana naman yung mga malalakas pa na hindi natin mapuntahan, ay huwag po kayong sasamaan loob, dahil ito po ang konti naming tulong para sa mas higit na nangangailangan. Unahin po natin sila. Sila po yung mga wala ng kakayahan pang magtrabaho. Kaya pasensya na po sa hindi mahatiran. Marami, alam kong maraming dumarating pa dyan, pero piling-pili lang po, dahil hindi pa po namin kayang suportahan lahat. Yung mga nangangailangan lang at yung konting tulong lang ang kaya naming ibigay. So, pasensya na po yung iba kung hindi man kayo mabigyan po. Malampasan po kayo. So, eto po, panoorin nyo yung interview ni Net si Humadyaw. Na-i-vlog niya po. Una ito na sa unang vlog niya, ngayon is part 2 na po. Hatiran niya ng konting tulong, taga barangay Black 3 or Birata, siguro, hindi ko sigurado, no? Pero taga San Jose, GMA Cavite siya, dun ako sigurado. So ayun po, papakita ko sa inyo yung kalagayan ni tatay. Stroke siya, 49 years old, at wala na siyang kakayahan magtrabaho, kaya aabutan natin siya ng konting tulong sa abot ng aming makakaya. Ito po, panoorin nyo ang pag-interview ni Net si Humadyaw. At bago po ang lahat, subscribe po natin si Net Humadyaw para madagdagan po at umangat pa po yung kanyang channel at madagdagan ang aming pagtulong, dahil alam ko maraming nangangailangan ng tulong sa San Jose, GMA, Cavite. So kung makikita po kayong ads, huwag nyo pong skips, tulong nyo na po sa akin para pandagdag na rin. So maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Diyan lang po kayo at panoorin nyo po hanggang po sa matapos ang video ni tatay na na-stroke. So ito na po, panoorin nyo ang pag-interview ni Net Humadyaw. Ayan po si Christy, ang masipag na taga paghatid ng bigas. Napakatarik po ng daanan papunta sa bahay ng tinutulungan nila. Kita nyo naman, ang buhat niyang bigas is 10 kilos. Tagpa 5 kilos po yung kaya lang namin iabot sa mga tinutulungan. So, malaking tulong na rin po ito para sa kanila. Siguro mga 5 days din nilang kakainin. So, ayan po. Maraming salamat kay Christy sa patuloy na pagtulong niya kay Net si Humadyaw sa paghahanap ng mga matutulungan na mga karapat dapat. Tignan nyo naman, pagod na si Christy at pawis na. Napakatarik po ng daan papunta doon sa tutulungan na na-stroke na tatay. Ayan po ang daanan. So, bago maihatid yung tulong kay tatay na na-stroke, ay mahaba munang lakbayin na patarik. Ayan po si tatay, natatanaw na natin.
Ayan po siya, si tatay na na-stroke. Mabuti ay nakakatayo pa siya. Ayan po, pupuntahan na ni Lanette ang bahay ni tatay. Ipapakita sa inyo kung saan siya nakatira. At mabuti ay nakakalakad pa si tatay kahit papaano. Ayan po ang kanyang asawa. Si tatay na 49 years old. Maaga siyang na-stroke. At siya ay, ang trabaho niya noon is driver. Ayan. Ano, kamusta na? Ngayon lang uli ako nadalaw sa inyo. Kamusta naman nalagay ni tatay? Ay, sa awa naman ng Diyos, meron ng nagtiterapi sa kanya. Nakakagalaw na. Sila siya kaha ng isang araw. No? Yeah, ang bayad naman noon, walang bayad yung therapy, pero yung gamot ang may bayad. Ah, yung gamot? 1-3 Wow. Ang tagal ko nga hindi nakabalik. Ngayon lang uli, kaya sabi ko kay Christy. Oo. Sabi ko dapat meron pa na. Kasi yung sakting gamot niya, isang buwan. Ay, ulin. Mabuti pa niya pag-aral siya. Yung gamot. Ano na? Apat na buwan na hindi daw. Medyo ano nga daw to kasi nga, medyo kritikan yung kanya kasi nga kaliwa. Yung kanan daw yan. Nasa may puso daw. Ah, yung puso na niya yung. Siyempre apektado yan, yung kaliwa. Eh. Ah. Eh, hindi pa uli kayo nakabalik sa ano sa doktor? Hindi pa uli. Nakabalik ko pa. Walang pera. Gusto mo, manawagan ka. Balay mo, may... Bunso. Exercise siya. Dapat nga ganyan-ganyan, no? Yung kalingap, medyo matagal-tagal ako nakabalik dito eh. Kaya ngayon lang uli ako nakabalik sa kanya. Actually, nagsasalita siya pero hindi pa malinaw, hindi pa ganun. Pero ay, kahit pa, oh, yun. Hindi pa malinaw yung salita niya. Pautay-utay. Medyo ang problema talaga nila yung financial. Hirap sila, paano sila makakuha ng... pampagamot, yung tuloy-tuloy na medisina. Tignan mo kung ano yung mga kahit pa ba mo mas mo para mas makilala ka pag na-expose natin. Na eh. Ano na lang tawag dito? Sinong gustong tumulong sa kanya para madala siya sa doktor. Ilo naman ang gusto niya. Kahit pa paano madala siya sa doktor. Check up kung ano pa yung mga dapat niya. Dapat nakita sa kanya kung ano pa yung sakit na ano. Kasi nga, minsan nararamdaman niya siya sa paa. Kasi niya po yung willing na tumulong sa kanya para po ayan, ayan guys, ayan po ang asawa ni tatay na na-stroke. Mingi po siya ng tulong sa mga nakakaangat-angat sa buhay na kahit panggamot lang, pang therapy ni tatay at para maibalik siya sa pag-check up niya, patuloy na gamutan sa kanya. Sana po ay may makapanood nito at na mayroong makatulong kahit konti kay tatay na na-stroke dahil wala na po silang kakayahan para pa makapagtrabaho at matuloy ang pagpapagamot ni tatay. Maraming salamat po sa inyo in advance at thank you po. Balikan ko kayo. Kaya ayan, dinala ko sa inyo. Bigay lang din sa akin na para ipamahagi ito. Anong masasabi niyo doon sa ano, pasalamatan niyo yung nagbigay sa atin ng bigas? Sa nag-sponsor po ng bigas. Sana po marami pa kayong matulungan. Oo, ayan. Tapos, Tapos, pasensya ka na lang muna dyan ha, kasi aabot ko ha. Maliit lang yan, pero kahit pa paano. Ibili mo lang. Hindi man makabili ng gamot, pang ulam nyo man lang kasi walang kapartner yung bigas eh, ha?
Okay. Balikan ko na lang kayo ulit sa susunod, ha? Merry Christmas and Happy New Year. Salamat, ha? Salamat. Salamat sa... salamat ulit sa paunlak. Buti na isip mo kami. Hindi, babalikan ko talaga kayo. Sabi ko nga, matagal man ako makabalik, pero lagi ko kayong... Itutuloy-tuloy ko yung pagpunta sa inyo, ha? Sige po. At kung may awa ang Diyos, lumaki yung channel kong to. Huwag kayo po mag-alala. Itutuloy. Ayan po, maraming salamat sa nanood ng video ito at sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you so much. Malaking tulong po ito para sa akin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe my YouTube channel. Kung nahihirapan po kayo sa Sansui, Susan Oronos lang po ang inyong i-search at makikita nyo na po. At huwag nyo rin pong kalimutan i-subscribe ang aking kaibigan na may malapit na puso sa mga kagaya ni si Netsi Humadjaw po, at para ma-monetize na siya at madagdagan pa yung aming matulungan sa San Jose GMA Cavite. Sana po tuloy-tuloy yung aming pagtulong. Sa tulong nyo rin, nandiyan kayo, at sa panonood ninyo may matutulungan pa tayong iba. Thank you so much. Ingat po ang lahat, and God bless po. Bye-bye!